Ayan, update sa ating mga lagayan ng Kalakal para alam din ng mga baguhan sa sasakyan o yung mga gusto magpa-maintenance, ano ba yung madalas na mga napapalitan sa ating sasakyan kapag naluluma na or nasisira na. So ito ay air filter, Motorcraft. So Ford ito, malamang. Ayan, yung radiator cap, ayun, nasa loob. Ito po ay hindi naman to sa maintenance. Ito ay isa sa mga nalulumang pyesa pagtagal. Isa sa mga parte ng clutch component, pressure plate. Yan. So hindi kasama sa PMS yan. Depende na lang yan sa inyong performance ng sasakyan kung bakit yan napapaltan. Lalim na ng kayo do. Pressure plate. Shock absorber, harap at likod. Halo-halo na, may tagas na. Dapat yan, walang leak. So kung kayo ay magtitingin ng inyong shock, tignan nyo lang yung katawan. Pag yan eh dito, malupa, tas dito, basa, leak na po yun. So paltan na ninyo. Tignan nyo rin itong yung pinaka-shafting niya. Pag yan ay may langis, yan, leak na po yan, nag-uumpisa na. So ito, basang-basa na hanggang ilalim. Original ng Toyota. Napaltan na. Harap, mga panlikod, halo-halo din dyan. Ito naman ay transmission filter sa mga naka-automatic transmission. Yan. Hindi pwede yung palit lang tayo ng palit ng fluid. Pinapalitan din po ang filter niyan. Parang sa engine oil din po yan. May filter. Yan. Ayan yung pinaka-filter niya. Dumudumi po yan. Ano pa ba? Wheel bearing. Ayan. Mga wheel bearing na maugong. Pag tumatakbo kayo ng 60 pataas. Tapos palakas ng palakas yung ugong. Pero pag malalato, kahit mga 20 pala yung takbo, talagang gumagaral-gal na. Pero pag nakastap ang kotse, hindi niya maririnig. Pag umaandar ang gulong, umiikot, tsaka nyo lang niya maririnig. Yung iba kasi, napagkakamala nila yung ugong sa makina, eh yun din yung ugong sa wheel bearing, hindi po. Pag nakatigil ang sasakyan at mayroon kayo naririnig ang umuugong, pacheck nyo yung isa sa mga pulley. Alternator bearing, tensioner pulley, yan, may mga bearing dun. Pero pag yung once na umikot na ang gulong at nagkaroon na ng ugong, wheel bearing ang puntahan ninyo. Minsan sa transmission din or differential. Belt, yan, isa sa mga minemaintain natin yan. Nakita nyo ganyan, 5 years pataas, madalas nagkakaganyan. 50,000 kilometers pataas. Pwede na yan, sulit na po yan. Ito, mga brake pads. Yan. Pangharap, may panlikod din, yung mga naka-disc brake ang likod. Brake shoe. Yan, kita nyo, manipis yung kanan. Yung kaliwa, makapal. Hindi na pantay. Hindi naman nakakabili ng isa niya. Laging left and right niya pag binili ninyo. So, sabay-sabay yan. Pinapaltan. Brake shoe. Ano pa bang mga nandito? Ah, ito. Madalas din to. Radiator fan motor. Pag ubus na yung carbon, kakatukin nyo yan dito sa likod. Biglang gagana yan. Paltan nyo na. Minsan, carbon brush pwede. Kaya lang, pag yung sinasayaran niya na tanso, malalim na. Hindi na rin nagtatagal, so nadodoblehan lang po kayo sa labor. Paltan nyo na ng assembly para ilang taon na ulit. Ayan, mga brake pads. Manipis na. Usually po, ang kapal ng pad niyan ay doble nung bakal. Pero pag ganyan, kasing kapal na lang siya nung bakal, kasi nipis na siya, or mas manipis pa, paltan nyo na. Isang set din po yan pag binibili. Left and right, harap. Ano po yan, 8 piraso. Ito, nagpalit to ng ano, brake master, kaya ganyan. Grabe. Kita nyo naman yung loob, oh. Putik na. So yan, pag hindi kayo nagpapa-brake fluid flushing, mangyayari niyan, yung mga dumi dyan, yun ang sisira sa goma, doon sa brake master. Kaya, imbis na brake fluid flushing lang, palit na kayo ng assembly. Mas malaking gastos, di ba, pag walang maintenance. So kung makita nyo, medyo maitim na yung brake fluid nyo, pa-flush nyo na muna. Brake and clutch po yan. Pa ba dito? Eh, mga engine support. Ah, ito, pinabushingan na. Pag ganyan ang goma, pinabushingan na yan. Hindi yan original. Yan yung mga gawa sa gulong ng truck or gulong ng forklift, yung solid na goma. Tapos, ikukorte nila as bushing. So, ito, siguro, ang ginawa ng may-ari, pinabalik sa original. Kaya pinapaltan. May mga ganun din kasing owner dito. Gusto nila urig-urig. Ayaw nila yung ginagawan lang ng paraan.
Yung iba naman gusto yung ganyan kasi wala silang pambili ng original na assembly. Medyo mahal din kasi minsan 7,000 pataas pag talagang original yung kukunin ninyo ng mga engine support. Ito, shock pang likod. Ayan, tagas-tagas. Kumusta ba? Ay, nako, napakalambot na. Inutukod ko pa lang. Ayaw na. Ayan, isang kamay. Usually po dyan, dalawang kamay bago nyo maituon yan. Tapos babalik din yan paangat. Kung yan ay yung panlikod na tawag dito, gas type. Spark plugs. Halo-halo. Radiator. Ayan. Bakit pinapalitan ng radiator? So, minsan malutong na. Nabibiyak na rito. Minsan naman, kagaya nito, kita nyo naman yung crack. Oh. Malilit na crack, di ba? Tumatawid na yung kulant dito sa katawan. Ayan. Kita nyo yung bakat ng kulant. Galing pa to ng Rizal sila, sir, yung Isuzu Altera na to. Original pa to ng Altera. Pinapalitan na nila na assembly kahapon. So, kesa ipa-repair, ayan. Malutong na talaga eh, oh. Brittle na, oh. Ito naman, ganun din. May mga leak na siya paikot. Imbis ipa-repair. Kaya, kita mo yung lutong niya. Kulay brown na, oh. Pinalta na lang na assembly. Ito, mga shock. Harap at likod, sama-sama na. Ito, ano to? Minsan, yung mga customer may dala ng parts eh. Kaya kahit anong brand, makikita nyo rito kasi sila nagdadala. Shock mount. Kita nyo? Yan. Yan, pinagmumulan din yan ng lagutok. Pag maluwag na. Dapat yan masikip. Pisa na yung goma niya. O, yun lang. Yan ang mga madalas na pinapaltan sa inyong sasakyan. Makikita nyo rito. Iba dyan, hindi naman parte ng PMS, pero pag nag-PMS, nakikita natin, ito, kita mo yan sa loob, basa na yan. Ito yung preno sa likod ng mga naka-brake drum, wheel cylinder. Pag binubuklat namin yan sa PMS, nakikita mo yan, basang-basa yan. Ayun, umakatas na nga yun. Napaltan din ng buo. Yung iba nagtitipid, repair kit lang, yung goma lang. Pero pag magaspang na yung loob, hindi na uobra po yun. Isang buo na para hindi kayo pabalik-balik sa talyer. Assembly na. Minsan, 1 plus lang yung iba 100 lang. Tapos matagalan na ulit yun. Ayaw talaga magpabukas. Pandalawang kamay. Okay na yan, pabayaan na natin siya dyan. Ayun lang mga kaibigan, ugaliin natin mag-maintenance para hindi tayo napapalitan ng mga major parts. Minsan kasi mas mahal pag tayo ay nagtitipid kesa yung tayo ay nagme-maintain. May mga maling pagtitipid tayo minsan eh. Ayun lang po, sharing is caring. Bye-bye.